Today's video, ang ipapakita ko naman sa inyo, tayo ay magluluto ng Filipino dish, yung bok choy. So, magluluto tayo ng bok choy na walang pig's blood. So, bok choy siya, mga Lucky Angels, na walang dugo ng baboy. So, kumusta naman kayong lahat dyan? So, kagigising ko lang, mga Lucky Angels. Hindi pa masyadong sumisikat ang araw, makulimlim pa. So, I woke up like this, charing. So, ito na mga Lucky Angels ang ating mga ingredients. So, ito na ang ating mga ingredients, mga Lucky Angels. By the way, Chef Bobsy is in the house and sweet Lucky Girl. So, ayan na, magluluto na tayo mga Lucky Angels. Ito na ang ating mga ingredients. So, ang binili kong pork ay 1.5 kilos ng liempo. So, liempo ang gagamitin ko, mga Lucky Angels, sa aking bok choy. So, ayan ang liempo. And maglalagay tayo ng atay. So, yung pork liver. So, ayan siya, mga Lucky Angels. And also, eto na yung ating garlic. Ang ating maglalagay tayo ng leeks, yung dahon ng sibuyas, ang siling haba, ang ating onions, shallots, luya, ginger, crack na paminta, asin, and ang ating patis. So, maglalagay tayo ng patis. And also, we have this beef cubes para may lasa naman siya. And we have this one, yung dahon ng sili and ang ating patola. So, last but not the least ay ang ating miswa. Pero, instead of using miswa, hindi kasi ako nakabili, mga Lucky Angels, we are using this Japanese ramen, which is kairon, na para rin siyang miswa. So, kung wala kayong ganitong klaseng ramen ng Japanese noodles, miswa lang guys. Miswa talaga ang nilalagay nito. So, gumawa lang ako ng paraan kung ano yung nasa bahay ko. So, yan. I use the kairon. So, mga Lucky Angels, again, take a look of our ingredients. I never thought I'd feel like this. Magluluto na tayo sa isang pan, igigisa muna natin yung ating mga karne para mawala yung lansa niya, mga Lucky Angels. So, maglagay tayo ng konting mantika kasi igigisa muna natin yung ating pork at saka yung ating pork liver. So, painitin lang natin ng konti, mga Lucky Angels. So, ilalagay na natin ang ating pork. Chef Bobsy, lagay mo na yan. So, ayan, halo-haluin lang natin, mga Lucky Angels. So,
So, ginagawa natin to para matanggal ang lansa ng ating pork. Ilalagay na rin natin ang pork liver or yung atay. So, ilagay na natin. Pakihalo, Chef Rabsy. Ginagawa natin to mga Lucky Angels para maalis yung lansa ng atay at saka yung karne natin. Para maprito-prito siya ng konti, matutusta-tusta siya ng konti. So, ayan. Maya-maya, tingnan natin ito mga Lucky Angels. A few moments later. So, ito na siya ang ating pork liver at ang pork. Tinanggal na natin siya sa sabaw kasi nung pinakuluan natin siya, nagkaroon siya ng sabaw. So, itatapon na natin ang sabaw na ito at ito ang ating igigisa maya-maya. Ito na! Ito na! Ito na! Using the same pot, ilalagay na natin ang mantika. Chef Bobsy, lagyan mo na ng mantika yan. Oh, oops, tama na. And then, igigisa na natin siya. So, ilagay mo na, Bobsy, ang luya. Unahin natin ang luya. So, halo-haloin mo para ma-brownish ang kulay. At ang ating garlic, isunod mo na. At ang sibuyas or shallots. Papupulahin muna natin ito, mga Lucky Angels. Ang bango! 1 eternity later. So, mapula na siya, Lucky Angels. Ilalagay na natin ang ating pork and pork liver. So, ayan na, Miss Bobsy. Lagay mo na siya. Kailangan malakas ang boses natin kasi merong nakikipagkompetensya sa atin. So, ayan, halo-haloin lang natin mga Lucky Angels. So, ayan siya. Halo, Chef Bobsy. Kailangan masarap yan. So, halo-halo lang mga Lucky Angels. Hanggang sa mag-brownish-brownish, parang lulutong yung ating karne. So, takpan muna natin yan, mga Lucky Angels. 1 hour later. So, mga Lucky Angels, namumula-mula na ang ating karne. So, ilalagay na natin yung iba pang mga ingredients. So, ilalagay na natin ang ating paminta. So, ayan. At ang ating patis. Ilalagay na natin dyan. And salt, yung ating asin, lagay na natin siya. And water, maglalagay tayo ng tubig, depende sa dami ng gusto nyong sabaw. Chef Bobsy, pahingi pang water. So, halo-haloin lang natin mga Lucky Angels. Ayan, dinagdagan natin ng tubig. So, ayan siya mga Lucky Angels. Magdadagdag pa tayo ng more water kasi gusto nila ng medyo masabaw. And also, para na rin lumambot ang ating karne.
Habang pinapakulo natin ang ating bok choy, ilalagay na natin ang 2 pieces oh na my God! Wow! Kumapit na yung lasa sa karne. So, ayan siya mga Lucky Angels. Hintayin lang natin na maluto ng husto ang karne bago natin ilagay ang mga gulay at ang iba pang sahog. 75 years later. So, malambot na ang ating karne. Ang isusunod natin ngayon, ilagay na natin ang patola. So, lagay mo na, Miss Bob. And yung miswa. Yung miswa natin. Ibuhos mo na ang miswa. So, haluin natin. Ayan siya, mga Lucky Angels. Ilagay na rin natin ang ating dahon ng sili. So, ayan siya, fresh na fresh. Lagay natin dyan. Ayan siya. And ang ating siling haba. So, yan. Ilagay na natin yan. So, ang last na ilalagay natin, mga Lucky Angels, ay ang onion leek. So, ayan na siya. Ilalagay na natin siya. At pinatay na rin natin ang ating apoy. So, wala na siyang fire. So, ayan siya, mga Lucky Angels. So, tingnan nyo naman ang itsura, guys. Napakasarap tingnan. At napakasarap nito. Ayan siya, oh. Ang ating Japanese noodles na ginamit kasi wala tayong miswa. Pero, pwedeng miswa ang gamitin natin. So, eto na. Tapos na tayo, mga Lucky Angels. So, magpiplating na tayo nito. Tomorrow. So, eto na ang ating finished product. Ang ating bok choy without pig's blood. Yung walang dugo kasi hindi kasi lahat ng tao, mga Lucky Angels, ay kumakain ng dugo ng baboy or yung pig's blood. So, mga Lucky Angels, eto na, titikman na natin ang ating niluto. So, Chef Bob, eto na, tikman mo na, bigyan kita, akin na yung plato mo. Look at the noodles, guys. Maganda yung ginamit natin ramen dito. Kasi yung Japanese kairon. So, ito siya, guys. Tikim-tikim. Ayan, no? Pero pwede rin miswa nito, mga Lucky Angels. Miswa talaga ito. Pero gumamit lang ako ng Japanese kairon. So, ito na. Tikman na natin. Ayan. Tikman natin siya. Ayan. So, kagigising mo na nga lang, ay ang oras na. Tapos gusto mo na namang matulog. Kasi, yung sabaw na natin. Panalong-panalo yung sabaw, Lucky Angels. Kasi malalasahan mo yung maraming luya, tapos yung dahon ng sili, at saka yung patola. Nag-aagaw yung lasa niya. Kaya masarap siya. So once again, this is Sweet Lucky Girl Dulauta. Don't forget to like, subscribe to my YouTube channel, and click the notification bell so that you will be updated in my next vlog.
Bye. God bless us all. See you in my next vlog.